Hello mga mi! Welcome to my vlog vlogan! For today's video naman, isa-share ko sa inyo yung ginagamit ko para mag-normal yung blood test ko. Ako po ay nagkaroon ng hyperthyroidism. Halos 5 years na yung nakakalipas mula nung naramdaman ko yung mga sintomas. Sobrang hirap magkaroon ng ganitong sakit. Yung tipong mahihiya ka talagang lumabas, humarap sa camera, dating extrovert ka naman pero ngayon introvert ka na. As in mga mi, bababa talaga yung level ng confidence mo. Nagkaroon ako nito bago ako manganak. Sobra-sobra yung pinayat ko nun. Isa sa mga signs na naramdaman ko nung una. Sobrang nanghina yung katawan ko nun. Yung ultimo paghakbang sa jeep, hindi ko magawa. Hindi comfortable yung paglunok na parang mayroong nakabara. Konting lakad, konting pagod, talagang sobrang palpitation yung mararamdaman super mo. Dry na skin, tapos nangitin. Medyo naging visible yung bukol ko sa leeg. Tapos sobrang payat ko. Bulge yung isa kong mata, yung isa normal, yung isa malaki. Basta overall na sign, hindi naman sa pag-aano, pero nakakapangit talaga mga mi. At mas lalo pa siyang lumala nung nanganak ako. Normal delivery kasi yun. Sa sobrang iri ko nun panganganak, naging caution ng mas lumaki yung mata at saka yung bukol ko sa leeg. Tagal kong pabalik-balik sa doktor at pag-e-examine ng dugo ko. Yung nasanay ka ng masaktan sa tusok ng karayom para kuhanan ka ng dugo. Madalas din ako antakay ng anxiety ko noon. Kasi every time na makikita ko yung sarili ko sa lamin, nakaka-down talaga na sobrang layo na ng itsura mo sa dati. Pero nung na-discover at na-try ko tong coriander seeds na to, continuous ko siyang ininom kasabay ng pag-inom ko ng reseta galing sa endo ko. Halos 3 to 6 months na akong umiinom. Pagbalik ko sa doktor para sa follow-up check-up ko, pina-examine niya ulit yung dugo ko. At sobrang nakakatuwa dahil lahat ng lab result ko is normal na. Unti-unti nang bumabalik yung dati kong katawan, bumabalik na rin yung kulay ng skin ko. Hindi na ganun ka-dry. And yung mata ko, medyo lumiit na. Hindi pa rin bumabalik sa normal eyes ko, pero at least lumiit. And super thankful ako kasi sabi ko nga ayoko namang ikasal ng ganito yung itsura ko. And tumiming siya bago kami ikasal, medyo naging okay talaga yung itsura ko. Parang hindi mo na mababakasan na meron akong thyroid problem. Although hindi pa rin siya ganun katulad sa dati, pero sobrang laki na ng improvement. Natututo na ulit akong mag-selfie, lumabas paminsan-minsan. Dati kasi talagang lumalabas ako, meron akong salamin, meron akong sombrero para lang makover yung face ko. Pero ngayon, iba-iba na mga mi, nakakalabas na ako kahit wala yung mga yun. Pinastop na rin ang endo ko yung medicine ko pang thyroid. Ang tinitake ko na lang ngayon ay vitamins. Minsan, nakakaramdam pa rin ako na parang may nakabara sa lamunan ko, lalo na pag-stress. Kaya number one na iniiwasan ko yung stress at saka yung pagbuhat na mabibigat. Natitrigger kasi at maaaring bumalik yung mga sintomas na ramdaman mo dati. Kaya hanggat maaari, kung meron kayo sakit na ganito, huwag kayo masyado mag-isip na kung ano-ano na ikakadown kasi nyo. Dun lalo, mas lumalala yung sakit natin. Sa dami ko na isingit na kwento, hindi ko na naituro sa inyo kung paano mag-prepare. At ganun na nga ang proseso, dinudurog ko na muna lahat yung isang pack ng seeds at inilalagay ko sa isang garapon. Sasando ko lang na dalawang kutsarang dinurog na seeds at ilalagay sa isang tasa. Tapos lagay mo ng tubig na puno. Ibinababad siya magdamag at pwede siyang inumin kinabukasan. Pakukuluan mo siya kinabukasan hanggang sa maging yung water niya sa tasa ay half na lang. Ito nga pala, ino-order ko sa Shopee. Lalagay ko na lang po yung link sa caption. Yan lang talaga yung store na recommended ko kasi nag-try ako ng one sa ibang store. Hindi ako satisfied kasi hindi siya mukhang malinis at meron siyang yung mga insekto na parang nakikita natin sa mga bigas. Medyo mahal ito compared dun sa ibang stores. Pero nakakasigurado ka naman siliyado at saka malinis talaga yung mga seeds. Subuko na talaga siya kaya hindi na ako nag-try ulit sa ibang store. Kung meron po kayong problema sa thyroid, pwede nyo pong itry kasi safe naman po itong inumin. Ito pong idea ito ay nakuha lang namin sa YouTube. Ito po ay nirecommend sa akin ng kapatid ko. Ilalagay ko na lang din po yung link ng video para at least may reference kayo at mabasa nyo rin yung mga positive comments. At kung nakapag-try na po kayo nito, i-share nyo na lang po sa comment section yung experience nyo at ilang months kayo uminom nito. Ako nakamit yung normal blood test results. Sana po ay makatulong sa kapwa ko merong thyroid problem. Wala pong mawawala at wala pong masama kung itatry nyo din. Get well soon po sa atin. At yun lang mga mi. Bye!